destruction and famine thou shalt have, neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth. For thou shalt be in a league with the stones of the field, and the beasts of the field shall be at peace with thee. And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace, and thou shalt visit thy habitation, and shalt not sin. Thou shalt know also that thy seed shall be great, and thine offering as the grass of the earth. Offspring, sorry. Thou shalt become to thy great in an old age, like as a shock of corn cometh in his season. Cometh in his season. Sabay-sabay. Lo, this we have searched it, so it is. Hear it and know thou that for thy good. Spoiler na. Salamat sa inyong mga salita again. Maintindihan po namin ang mga sinasabi dito, Panginoon, sa chapter nito, Lord, which is statement actually ng kaibigan Job, na hindi naunawaan, Panginoon, ang lahat ng katotohanan about sufferings of Job. But I pray na i-apply namin to, Lord, sa tamang bagay. Makita rin namin wisdom nandito, Lord, but again, yung tamang application po yung huwag namin makalimutan, even sa ayong pamumuhay, Panginoon, na maintindihan namin yung mga ganitong nuances nga po, Lord, ng katotohanan. So, dahil sa lang sa aming guest, Panginoon, I pray na kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magandang hapon po sa lahat. Again, salamat kay James nandito. Sana ay welcome ka dito, bud. Pero saan ka talaga nag-church? Catholic? Karamihan naman. Saan ka talaga nag-church? Catholic. Okay. So, si James ay tumanggap, no? Panginoon. So, ligtas na raw siya. Ganoon naman talaga yun. Now, balik tayo sa Job. So, last week lang pala, Job tayo. Tama. So, ang title natin last week is, alala nyo, sino nakakalam? They die without wisdom. Diba? So, again, si Eliphaz, itong nagsasalita, may mga sanasabi siyang tama. Dito nga, lalo sa chapter 5, may mga keynotes sa Proverbs dito sa 1 Corinthians. So, may katotohanan ang sinasabi ni Eliphaz. Kaso nga, again, sa mati ng Job is, lalo yung mga sagutan ng kaibigan nila, mali yung application nila kay Job. May mga bagay silang dinaunawan, in-apply nila sa kay Job. Kaya, ang gusto kong tutukan natin dito sa chapter 5, imagine mo kung ikaw yun, ikaw yung righteous, okay, hindi naman sa walang kasalanan, pero hindi mo deserve yun, katulad nangyari kay Job. Ano nangyari kay Job? Una, namatayan siya ng mga mahal sa buhay, mga anak niya, sabay-sabaw, di ba? Tapos, ano pa, nawalan siyang kabuhayan sa isang araw lang. And then, sa separate, bakit? Mainit? Ay, tumutulog. Yan na naman. Kaya dapat laging, ano, maintain. Anyway, so, ano pa ba? Sino ba ako? Yung? Yan, so yung separate naman, so hindi na akong tete Satanas, gusto siyang tirahin talaga, inalaw naman ng Diyos. So, another separate instance, kung ilang araw ba o linggo yun, hindi natin alam. Pero after nga, no, mahirap na nga siya, naghirap na siya, matayan siya. Tapos, tinira naman yung kanyang kalusugan. So, hindi siya, kung kasi magaling naman si Job, kung siya ay dating mayaman, na kaya niya pala gawin ulit yan, eh. Alam niya kung paano gawin yan. Kaso pati kalusugan yan, tinira, no? So imagine niyo yung nangyari kay Job. Ang problema, may mga kaibigan naman siya. Actually, yung kaibigan po natin, resources din natin yan. Blessing po yan kung may mga kaibigan kayo, men. So, kaya nga nabanggit ko sa inyo dito kanina, minsan may mga nagsasabi, gusto, wala akong malapitan, ganyan. Arang yung, ano nga, tanong ka lang, bakit ka wala kang malapitan, no? So, kaya mga bata pa lang kayo, ipon kayo ng kaibigan. Ngayon, wag naman yung iba kasi ginagawa talagang, kaya nagkakaibigan, talagang para hututan later. Mali naman yun, lalo sa church, ha? Ngayon, sabi ni Pastor, eh, kaya pag may nakita ko nari, si Brother James, ha, mukhang mapera to, ha? Namimigay ng ganyan, kala mo lang yun. No? So, lahat po ng tao may pangailangan. Ngayon, anyway, ganun po sa amin. Nakawento ko na sa inyo dati yan. Yung si Pastor, ang sakit ng ulo. Kasi yung worker pa doon, linutangan yung bagong ano pa lang, bagong member pa lang. May pera din pala. Pero, hindi mo utangan yung, hindi ba bayaran? Eh, sabi ni Pastor,
Hindi tisod na tisod ngayon yung mga tao. Ay, yung mga bagong ano lang yun. Diba? Nangyayari ba yun? Sa inyo ba? Nangyayari yun? Sino bang tagalabas dito? Sa inyo ba? Ganun ba? Hindi nawawala po yan. Pero, kaya nga nabitin lang yung aking paghahanda. Next week na lang ulit. Okay, pag-pray nyo. Topic po natin yan eh. Pero, nabanggit ko lang dito na si Job, may kaibigan siya, kaso hindi rin niya nasaan nung time na to. Pero, kaya lesson na lang sa mga bata, huwag nyong aawain ng wala namang kasensens yung ibang tao. Hanggang pari nga, kaibigan kayo sa kanila para pag kayo na kailangan, kahit na paano may tatawagin kayo. Amen? At kaya nga sabi ni Pastor, ganun din, madalas siyang natawagin kasi ibang mga tao. Eh, salamat naman, pinagpala din. Ako, yun ang panalangin ko. Pagpalaan niyo ako, Lord, makatulong. Okay, yun. Okay, so yun na. Next week natin aralin yung full extent niya, no? Pero si Job, yung mga kaibigan niya, le-lecture na sana siya or tutulungan siya at disencourage. Kaso nangyari, mali yung kanilang take dahil mali yung pangunawa nila. Kaya ito po yung naaral natin sa buong ano, ng Job. Again, ilang chapter to? 42? Tama ba? Naalala ko, 42 eh. Nasaan na ba ang Job? 42. Tama, no? 42. So, yung unang chapter, yung suffering niya, pangalawang chapter, yung boils, then 42, yun na yung na-restore lahat. So, ilang chapter yung nasa pagitan, ng full sagutan lang yan. Pero marami tayong wisdom na mautunan. Okay, so isa-isa na natin. So, last week, si Eliphaz na rin yun, yung first part. Kaya yung title natin last time ay They Die Without Wisdom, kasi inilimbawa natin si Eliphaz, ganun siya. Hindi naman sa ano, pero parang matalino siya, pero parang hindi. So this time naman, ang title po this time is, ano, nilagay ko dyan, Come to Thy Grave in Full Age. Okay? Sa Tagalog, namatay ka ng matanda. Pero positive po actually yun. So umpisa natin, call now if there be any that will answer thee, and to which of the saints will thou turn? So, interesting, ginamit yung saints. And, maganda yan, nagsabihin, yung mga saints po, ito yung mga tao ng Diyos, mga ligtas po yan, sa panahon natin, church. So, ano sinasabi ngayon, Eliphaz, dito nang-assault po yan, ha? Anong sinasabi niya? Kaya, ang assumption po kasi nila, si Job ay unrighteous, may tinatagong kasalanan to. Kaya, ganyan ang tindi ng palo sa iyo ng Diyos. Yan. Doon hindi totoo, pero yun ang assumption. Ngayon, imagine nyo nga kayo yun, si Job. So, yan ang inaano natin, natututukan natin ngayon kasi nga, paulit-ulit lang naman sila eh. Parang ngayon, lumakas tayo kung sakali na dumating sa inyo po yung ganyan, nag-suffer kayo at asalip na tulungan kayo, pagbibintang pa kayo, hindi minsan din nyo maiwasan yun. Yung iba dyan, nagkukwento-kwento, sabi nga sa inyo nung isang linggo lang din nata yun, di ba? May nagsabi sa akin na akala ko, Pastor, ano kaya, false prophet kayo. Tapos ngayon, tuwan-tuwa siya kasi yung pala na intindihan niya, tama ka pala. So, okay lang, ganun talaga eh. So imagine mo, ikaw yung papastor, ikaw yung kaya ka nga andyan para ituro yung katotohanan, tapos ang perception sa'yo, ganun. So hindi ka dapat maging, ang tawag dito, mahina or tawag dito, yung balat sibuyas, yung tawag pa dyan, sensitive, okay? Bilang mga lingkod ng Diyos. Kaya ngayon, imagine natin si Job, nandun sa kanyang kalagayan, tapos ganito yung mga pagsasabihin sa kanya. Hindi lang po nag-iisa yan. So, ulitin natin ha. Parang sinasabi nga ni Eliphaz, sige, tawagan mo yung mga mabuting tao. Sinong ano sa'yo? Sino yung tutulong sa'yo? So, ano yung sabihin nun? Di ba? O siguro, ito, isa na rin si Eliphaz na nagsasabi dyan, hoy, si Job, ganyan yan, kaya yan pinatusaan ng Diyos. Saklap, di ba? So imagine sarili nyo doon at sana maging katulad tayo ni Job na in-endure niya po yun. Next, sabi dyan, For wrath killeth the foolish man and envy slayeth the silly one. So ang pahiwatig niya dyan is, kaya pinatay yung mga anak mo, sinuloko-loko ka eh. Di ba? Kasi ba't niya sabihin naman to? May katotohanan to eh. Nasa ibang passages din, tagloko-loko ka talaga, mamamatay ka ng bata. Tandaan nyo po yan. Kaya yung mga bakla, maraming maaga na matayan. Tsaka yung mga nagda-drugs. Ano po yan? Reality po yan. Sa statistic, tingnan nyo. So, totoo yun. At sabi dyan, envy slayed the silly one.
Tingnan nga natin definition ng silly dati. Ngayon, ganun pa rin. Medyo duda ako dito eh. Tingnan natin ah. Silly. Ano yung silly? Ah, tama. Ganun din yung ano, silly women. Alala ko, yan. Sinabing silly, hindi yan maanghang ah. Yan po ay, sabi dito, exhibiting or indicative of a lack of common sense or judgment. So, parang fool din. Parang ganun din. Mahina utak yan. Kaya ulitin natin, for that killed the foolish man and envy slayed the silly one. So, siya, mamamatay ka ng maaga pag ikaw naman ay syunga-syunga. Okay? Yun yun. Paano mamatay yung syunga-syunga? Kasi, iba, tatawid. Diba? Nakita nyo sa mga YouTube yung mga ano, tatawid. Sa bagay iba dun, edited eh. Nakita ko last time eh. Pero ganun, tapos magdadrive ng yung truck, nakataas yung ano, tapos magdadrive sa bridge, boom! Sira, yung iba naman, truck ka tapos bigla kang liliko ng mabilis. Patay ka talaga. Amen? Kaya mag-aaral lang ano ha, sakay, magdadrive, di basta-basta yan, kukutosan ka ng ano niya. Nagtuturo sa'yo. Isang bangga lang yan. Sabi nga sa inyo, yung bangga natin, yung kano ginastos doon, di ba? Anyway, so again, pinaparinig niya kay Job, which is totoo naman to, kaso nga, hindi applicable kay Job, okay? So, huwag syosyo nga. I have seen the foolish taking root, but suddenly I cursed his habitation. So, yung sabihin niyan. So, parang lang sinasabi natin, ang judgment ng Diyos hindi ganun kabilis. Kaya ngayon, minsan may makikita kang tao dyan, sabihin mo, Pastor, hindi ako iniwala sa iyo. Eh, itong kapitbahay namin, loko-loko, pero yaman eh. Mga ganun ba? Pero, yung sabi ni Eliphaz dito, nakita ko rin yan, mga ilang years pala, doon niya makikita yung judgment ng Diyos. Ganun sinasabi dito. Loko-loko siya ngayon, nag-take root, ibig sabihin, umunlad dyan. Malalim. Mga sabi natin, maganda yung career, maganda yung business. But suddenly I curse his habitation kasi nga, loko-loko pala eh. Okay? His children are far from safety. Yan, pinaparinggan si Job. Nakita niyo yun? Ah, kaya namatay yung ang anak mo eh. Ipo-ipo yun eh. Alaman mo ba kung saan yun pupunta? Ewan ko saan to. Uso ba ipo-ipo dun sa ano, bandang... Saan banda yun sina? Sa Ur? Sa Uz? Hindi natin alam. Alam ko hindi eh. Sa Saudi, meron ba dun? Sandstorm, okay. Pero iba yung ipo-ipo kasi talagang, di ba? So, parang sinasabi ngayon Eliphaz, talagang pinagaan niya si Job, eh, parang kaya namatay yung ano may, loko-loko kasi. Yung children mo, anak mo, di ba? Okay, mga children natin, ha? Sino ba ditong na, ano? Ngayon, yung mga untog-untog, okay lang yan. Kaya magtataka ko, ba't yung ibang bata laging nga pahamak? Eh, kasi hindi, hindi, alam mo na, hindi pa naman ready. Pinapalabas sa labas. Okay? Kaya kawawa. So, ganun nga daw pag loko-loko ka. But again, mali yung application kay Job niya, ha? They are crushed in the gate. Okay? Crushed talaga, siguro. Sa panahon natin ngayon, nabangga ng sakya niya. Pero sa panahon nila, hindi ko alam. Baka dinosaur, kasi may dinosaur dati. Alam niyo ba yun? Hindi ko alam, ha? Dalawang may dinosaur dati, pero hindi ko alam yung na-crush dito na anak niya. Neither, ha? Mga ganyan, kabuhahe. Neither is there any to deliver them. Tindi ng banat niya kay Job, no? Whose harvest the hungry eateth up. Yung parang nangyari din kay Job. Wala niyo kay Job, di ba? Iba pinatay, yung mga servant niya. Pero iba, ninakaw. Yan siya sabi dyan, harvest na siya, may tanim naman siya. Kaso salit na siya yung umani. Ang inani ng mga hungry, ibig sabihin, mga magnanakaw po yan. Okay? So, pag ano daw, pag foolish ka daw, ganyan daw mangyayari. So, again, di applicable kay Job. Pero nangyari kay Job. Imagine nyo na ba? Imagine nyo. Kung kayo si Job. And take it even out of the thorns, and the robbers swallowed up their substance. Yun ang sinasabi ko. Ninakawan sila. Inubos ang kanyang mga kabuhayan. Although affliction cometh not forth of the dust, neither the trouble spring out of the ground, yet a man is born unto trouble and the sparks fly upward. So parang sinasabi niya, ganyan talaga mangyayari sa'yo. Ganun talaga, parang ganun. So medyo negative niya, parang sabi, talagang ang buhay, puro problema eh.
Nakita na pa kayo ng tao. Pero ang totoo ba yun? Necessarily? Hindi, iba. Wala nga ano eh. Ano pinagasabi mo dyan? So may mga ganun, pag na pinagpala yung ibang tao, kala mo, wala nang, walang problema, di ba? Magka-problema nga, magka-problema man, madaling malutas. Okay. So medyo negative siya dito, I believe, kasi nga ay mali at negative yung kanyang attitude towards Job. Di natin alam kung bakit, whatever reason. Kaya iwasan niyo rin po yung ganun, pag-ingit kayo sa ibang tao. Pagkakausapin niyo yan, negative agad. Amen? So, wag ganun. So, mag-ataka, ba't galit ka na naman dun sa taong yun? Sabay, kung loko-loko talaga, ganyan. Pero, iwasan natin ang gatmari, ah. Kung sakaling, hindi naman justified. Kasi minsan, ganun nga yan. Pagkala mo, mas pogi sa'yo, kunwari. Ito, ganun yan eh. Sa church lalo daw. Makita mo lang, may bago, mas pogi sa'yo, kala, ng konti. Lamang sa'yo ng isang paligo. Mag-iinitan mo na. May mga ganun. Sa company, ganun. Magbago, kala mo. Feel threatened ka na. So, wag ganun. Tuloy natin, I would seek unto God and unto God would I commit my cause. Ito yung nakakaano, yung nakakasal minsan. So, pag ikaw ay nag-uusgan ng tao, dapat maingat ka. Kasi nga, sabi siya, di ba, Matthew 7, 1 onwards. So, pag nag-usga ka, okay naman yan kung righteous. Kasi sabi doon, huwag ka basta-basta mag-usga kasi iusgaan ka rin. For what measure you meet, it shall be measured to you again. So, pero ito, ini-invoke niya pa yung pangalan ng Diyos. Napansin niyo ba yun? I would seek unto God and unto God would I commit my cause. May pag-ganon-ganon pa siya. So, magandang i-commit mong cause mo sa Diyos, pero sa pag-usga ng mali sa ibang tao, wag. Which do it great things and unsearchable, marvelous things without number. Totoo naman na ginagawa ng Diyos yan. At dito, puro ano lang ito, di-describe niya ang Diyos na totoo naman. Okay? So, tuloy din natin ha. Who giveth rain upon earth? So, sino nagbibigay ng ulan? Eh, water cycle yan ng Diyos yan. Pag pinahinto niya yan, hindi yan tutuloy. Inaral niya yan. Hindi nila kayang gawin yan. So, ngayon, iba, nagsisid ano. Pero, ano ako dun, duda ako dun na may epekto rin yun eh. Sa, ano, posibleng pag pinakialaman mo yung water cycle, ano mangyayari dun. So, di pa natin alam ha, pero yan ang sabi sa Bible, ang Diyos ang nagbibigay ng ulan and send waters upon the fields. So, yun nga yun, ulan. To set up on high those that below, that those which mourn may be exalted to safety. Biblical yun, tama yun, di ba? Minsan yung mga mataas, ibababa niya, yung mga baba, tataas niya. He disappointed the devices of the crafty so that their hands cannot perform their enterprise. So, yung mga, pag sinabing crafty, magaling lang yan. Okay, magaling dumiskarte. Pero, pag sinabing disappoint, okay, kala nila, sigurado to. Parang kailan lang yung, si ano, meron naman networking na naman daw. Hindi ko lang sabihin sino, pero kilala nyo na yun. This time sigurado maging successful tayo. Sigurado to. Yun, di pala. Pag ang Diyos ang ginusto niya yun. Amen? Ito na yung keynote sa, nakalimutan ko parang sa 1 Corinthians. No? He taketh the wise in their own craftiness and the counsel of the forward is carried headlong. Familiar? Hindi. Tingnan natin. So, yung sabihin, totoo po yan. Totoo yung sinasabi ni Eliphaz. Yung iba, application ng mali. Okay, no? Wise craft. 1 Corinthians 3:19. For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, diba? He taketh the wise in their own craftiness. So, talagang, ano, kinu-quote din si, yung mga friends ni Job. Again, wag lang out of context. Okay, so totoo naman kasi, rule po yan. Ang wise, matalino nga, magaling nga yan eh. So, mangyayari yung gusto nila mangyari. Tama? In general, totoo po yun. Pero pag ginusto ng Diyos, ano nangyari? Siya yung sumisila sa kanila. Ibig sabihin, paano nangyari yun? Eh, ginusto ng Diyos. They meet with darkness in the daytime and grope in the noonday as the night. Pagpapatuloy pa yung kanina, yan pa rin yung mga wise. Okay? Pag sinabing they meet with darkness in the daytime, pag daytime may
Dark ba pag daytime? Hindi, di ba? But... Hindi. Ibig sabihin nga niyan, ayan, and globe, ano yung globe? Alam niyo yung globe? Nangangapa. In the noonday. As in the night. Ibig sabihin, parang nasa dilim sila kahit maliwanag. Ganun sabihin nyo, yun nga, pag ginusto ng Diyos, yung mga matalino, malilito yan. Totoo po yung sinasabi ni Eliphaz. Kaso nga, ina-apply niya kay Job na hindi naman. Si Job sinusubok. Pero pwede din natin pagkuhaan ng wish na sinasabi ni Eliphaz. Natotoo po yan, kahit napakatalino mo sa mundo ito, malilito ka pag pinarusahan ka ng Diyos. Okay? So, mga example lang, pinarusahan ng Diyos ng pagkasira ulo. Naalala yung si, sino? Nebuchadnezzar, di ba? Tapos, yung naalala ko, yung binulag naman niya iba. So, marami rin na, ano eh, yung mga Assyrian sa atay, di ba? Nagpatayan sila, tsaka yung Midianites, mga ganun. Paano yung nangyari? Pag ginusto ng Diyos, kaya niyang gawin. But he saved, yung kabila naman, no? Yung mga mahirap na madalas, yung mga mahirap ang kawawa, katulad niyang pandemic, di ba? Uy, kailangan, sarado natin lahat yan. Eh, yung mga mayaman, okay lang sa kanila yun. Di ba? Gagawa pa sila ng bagong business. Sarado niya yan, sige. Yung mga mahirap, nga. Ang gagawin namin ngayon? Wala silang pakialam. Pero, he saved the poor from the sword. Okay, yung sword dyan, ibig sabihin lang kamatayan sa pamagitan ng either kalabang army. From their mouth, kung maalala nyo si, katapos ka lang din agad sa ano, sa 2 Kings. Okay? So, yung kwento doon is, yun nga, pinatay yung mga Israel. Pero, kapansin nyo doon, sabi doon, ang nakaligtas yung mga mahirap, ang inalipin yung mga mayaman, dinala sa Babylon. Pero yung mga mahirap, bahala na kayo dyan lang kayo. Diba? So, ang galing ng Panginoon eh. But he saved the poor from the sword, from their mouth, and from the hand of the mighty. So, the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth. So, mga maganda example sa ating contemporary, ano. Paano natin tatalunin yung mga makapangyarihan sa... sa mayayaman? Sino ba matapang mayayaman o mga mahirap? Depende nga, no? So, I believe, madali lang. Alam nyo, paano tatawa? Bakuna na naman tayo. Sorry, nagpabakuna ka ba? James? Okay lang yan. Kami hindi. So, yun nga, yung in-oppress yung mga mahirap, no? So, pero ngayon, kaya sa Canada, saka sa US, saka kahit sa atin, dahil naglaban yung mga tao, alam ng tao na ino-oppress tayo itong mga to, lumaban. May nagawa ba yung mga gobyerno? Taliyang sabihin itong mga to, mayayari tayo sa next election niya, di ba? Ngayon yung iba kasi kumita na, kaya okay lang sa kanila. So, pero dyan po nagiging malakas yung mga mahirap pag tinutulungan ng Diyos. At para tayo tulungan ng Diyos, madalas. Kailangan minsan maging matapang din tayo. Labanan natin pag obvious naman na ino-oppress na tayo para sa sarili nilang kapakanan. Again, ulitin ko ha, para alam din ng ba. Ano ako, advocate ako ng anti-vax eh. Hindi naman lahat ha, pero especially itong COVAX. Kasi nga, napansin ng mga tao eh. Ang bira no, election di bawal. Ngayon, bawal ulit. Namimili yata yung virus ah. So pag nakita na natin niloloko na tayo, ano mga gawin natin? So magtiwala ka sa Diyos. Okay, na ayun nga, labanan mo yung mga oppressor. And then, ang Diyos naman ay handa kang tulungan. So yun ha, para sa mga hindi nakakalam, I'm sure alam nyo na yan. Hey James na lang. Okay, behold, happy is the man whom God corrected, therefore despise not the chastening of the Almighty. Familiar? Yan ay sa Proverbs, and then sa, inulit po yan sa ano. Familiar yan eh. Despise. Chastening. Oh, Hebrews, okay. So, Proverbs, sabi doon, my son, despise not chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Pero sabi sa Hebrews, no, maganda, sabi dyan,
As you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. So sa Tagalog po, mga bata, wag mong gagalitan yung magulang mo pag pinalo ka. Okay? Kaya dati sinabi ko dito, pinauso natin, hindi naman. Pag pinalo ka, ano sabihin mo, mga bata? Pag pinali ka, ganun ha? Alang hirap nung pasto ha? Pak, salamat po. Gaganahan yung mga... Sa utak mo na lang, kaya nga ito pinag-aaralan eh. Kasi para sa iyo, again, sabi dyan, despise not. So kabalik talanong, pasalamat ka. Okay? So again, katotohanan niya, ang mali kay Eliphaz na naman, ay ina-apply niya kay Job, which is not entirely correct. Tuloy. For he maketh sore and bindeth up, he woundeth in his hands make whole. Yan yan. Kaya nga, katulad yung mga magulang ulit, pag pinalo ko natin anak ko, bandang huli, papakainin mo na, anong gusto mo pagkain? Pinalo mo ako. Tapos, kasi pinalo ka lang para matuto ka, hindi ka naman gustong gulpehin lang. Ay, gusto ko lang manggulpe, di ba? Ama Stephen, ano ko hinahanap? Ayan. Okay, this is Stephen yan. So siya naman yung sinasaktan niya tayo, pero siya naman yung gagamot. Mm. Sugatan ka niya, tapos kapagaling ka rin niya. So isabihin, huwag kang sensitive, tinutuluan ka lang niya. So again, totoo yun, yung context na yun. Yung wisdom na yun kay Eliphaz, pero hindi applicable kay Job necessarily. He shall deliver thee in 6 troubles, yea, in 7 there shall no evil touch thee. So, pinasabi lang niya, katotohanan about God, na pag gusto niyang ikaw ay i-deliver, ibig sabihin, iligtas. Ibig sabihin, deliver, ha? So, kahit ano pa yung problema mo. Sino yung problema ngayon? Taas kamay. Wala. Lahat tayo may problema. Okay? So, magtiwala ka sa Diyos, ililigtas ka niya dyan, kahit ano pa yan. Pastor, di mo wala problema ako, Pastor. Ano ako eh? Utang ako, basta 50,000. Sa palagi nyo, kano utang ko? So, wala yung utang ko. So, tiwala lang. Siyempre, ano, unting ano. Hindi ko pinagmamalaki yun, ha. Siyempre, gusto kong makaiwas doon, makaahon doon. Pero, pag nagdoktor na si Stephen, He shall deliver din 6 troubles and 7, ililigtas ka. No evil shall touch you. So, tiwala tayo sa Panginoon. Amen. Again, tama yun. Pero ang masaklap, ina-apply ni Eliphaz kay Job. Diba? Parang, alam ko na rin yan eh. Sinusubukan lang ako. In famine, he shall redeem thee from death. So, gutom na gutom ka na, kala mo mamatay ka na, ang Diyos pa rin na magliligtas sa'yo. And in war, from the power of the sword. So, ngayon, merong, ano, diba? Gera daw dun. Salamat naman, nagtutulungan doon. Ewan ko nung kailan matatapos yan. Thou shalt be hid from the scourge. Pag sinabing hid naman, kahit may ano scourge. Pag scourge kasi is ano eh, parang hinahataw. Pero ano lang yan, parang trouble din yan. Ano sabi ka? Scourge. Masabi yung off the tongue. Ano sabihin nun? Ha? Chismis or pwedeng pagalita pag pinapagalita ka. Sinong ayaw pagalita? Lahat naman tayo, minumura ka or sinisiraan ka. Pwedeng ganun kasi lahat yan galing sa... Pero daw, pag ikaw daw ay niligtas ng Diyos, pwede kang may salba doon. So naalala natin siya po yung mga celebrity, di ba? Pero sila kasi talagang OA din naman yung kinikita nila for their, kung anong ginagawa nila. Kaya ngayon, ginagantihan din siguro sila. Di ba? Lalo pag nakasira nila yung mga bakla sa taas. Ganun yun eh. Anyway, ayaw nyong masiraan kayo. Diwala tayo sa Panginoon. Neither shall thou be afraid of destruction when it cometh. So, andyan na. Again, parang si Jeremiah, alam niya na darating yung Babylon, pero naligtas siya. Nakakamanga. Ganyan ang magsalba ang Panginoon. So again, masaklap kay Job yun kasi anong pinaparinggan na deserve niya yun, hindi naman. At destruction and famine thou shall laugh.
Naghihirap na yung mga tao, namamatay na sa gutom, ikaw tatawa ka pa. Bakit? Kasi nga, alam mo yung protection ng Diyos. Diba? Again, yung parang yan, sa lockdown. Eh, China ngayon, nag-lockdown na naman. Parang walang katapusan eh. So, ikaw, tawa-tawa ka lang. Neither shall thou be afraid of the beasts of the earth. So, yung mga beast animal yan. So, yung ibang, saan ba ako nakakita, no? Parang sa JJX yata. Basta parang may ahas na lang doon patay na ano. Yung takot sa hayop. Mas malaking hayop ko eh. Dapat di ka takot doon. Alam mga lalaki. Men, atawin mo lang yun. Lalo na pag alam mo pinaproteksyan ka ng Diyos. For thou shalt be in league with the stones of the field. Ano yung league? Liga. Hindi yan basketball ha. Ibig sabihin po niya sa Bible, yung mga parang magkakampi. Ganyan. So, pagkakampi yung mga bato, sino tatalo sa'yo? Especially yung mga bundok. And the beast of the field shall be at peace with thee. So, hindi kakainin ng mga hayop. Pwede ba yun? Oh, kung matalino kayo, alam mo saan kalulugar eh. Ilan, yung mga new speed na naman sa ano ko. Yung shark, inaano lang niyo yun. Ginagawa niyang alaga. Kasi alam niya yung gagawin niya para sa mga doon. So, ito mo karamihan ito, mga pangako na sa mga righteous eh. Kaso nga, ina-apply kay Job na parang pinaparinggan na hindi siya righteous. Sana nakakada tayo. And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace. Yung tabernacle, simply means kung saan ka nakatira, okay, kahit mahirap ka, mayaman ka, pag ikaw doon sumusunod sa Diyos, may kapayapaan ka. Thou shalt visit thy habitation and shall not sin. Ito yung medyo weird para sa akin. No? Anong sabihin nun? Hindi ka magkakasala. So, siguro ang pwedeng interpretation natin dyan, kasi nga, sino ba yung madalas magkasala? Kahit sa statistics po, no? Kunwari, wala kang ano, kunwari nga, yung katulad nung malapit siya ng Thursday, ano daw siya eh? Dati na siyang nabilanggo. Wala na tumatanggap sa kanya. Di ba? Yun ang masaklap sa society natin eh. So, sino madalas magkasala? Yun o yung normal? I mean, wala ka pang record, maayos yung trabaho mo. Sino yung madalas nagkakasala? So, yung pwedeng nakikita ko dito ng interpretation. Ibig sabihin, pag nasa kapayapaan ka, syempre, wala kang kalaban masyado, edi hindi ka magkakasala. Tama din. Okay? Thou shalt know also that thy seed shall be great. Ayan na nga, parinig na naman kay, ano no, kay Job. Sampo nga yung anak mo, ay blessing yun. Ay namatay lahat sabay-sabay. Saklap, no? And thine offspring as the grass of the earth. Nakita niyo yung grass? Ako, nasa rock sa grass eh, dyan sa rock natin. Ilang linggo lang yan, di ko naman pinapatubo. Dyan na naman sila. Hatake mo na naman. Pero in a positive way, pag yung anak mo ganun, di ba, blessing yun. Dahing anak, di ba? Basta matino. Ganyan po yun. So blessing daw, again, kahit yung title natin, thou shalt come to thy grave in a full age. So, yan yung mga blessings sa mga taong pinagpala. So, yung mga patriarch, ganyan yung ano eh. Sina Abraham, matanda siya nang matay. Si Isaac, si Jacob. So, gusto nyo ba mamatay kayong bata? Ayoko nang yung ugot-ugot na ako. Obviously, kaya nga blessing yun. Kaya na Moses, kaya na ano, Noah, di ba? Matanda talaga sila, pero malakas pa. Si Caleb, di ba? Si Joshua. Yun ang blessing. Amen. Kaya blessing to mga si daddy. Blessing to. Ano pa? Ako, gusto ko pag namatay ako, bigla na lang eh. Diba? Ah. May tanong ako. Ano? Sino po yung kaibigan dyan? Eliphaz. Ito sa chapter 4. Ayan. Eliphaz the Temanite. Hindi, sabi lang doon, hindi siya namatay. Okay, yung they are this, ano, sabi yun? Ano? They die even without wisdom. Tinutukoy niya actually, hindi si Eliphaz. Ako yung tumukoy kay Eliphaz. In general lang, sinasabi ni Eliphaz, yung mga loko-loko nga, namamatay nang walang alam. Yun lang yung sabihin nun. So, hindi man lang tumalino. So, obviously, feeling niya, hindi siya yun. Kaya lang natin in-apply last week yung, kasi nga, nakita natin yung context ng buong Job eh. So parang si Eliphaz yung kaya inano natin siya, hindi siya namatay, okay.
mamamatay na lang siya. Pag hindi siya nag-repent, pag hindi siya kinuha yung context ng ano. Pero later kasi dito, matututo rin si Eliphaz. Okay, re-rebuke sila ng Diyos. Okay? Hindi siya namatay. Okay, nasaan ba tayo? So kaya ito, yan isa yan sa mga blessing. Eh, lalo na yung mga pinagpala. Gusto nyo ba, parang si Rockefeller, maraming ano po dyan eh, kung ilala nyo si John D. Rockefeller ata. Basta sigurado ako dyan ang Rockefeller. Hindi ko alam yung middle name niya. Pero napakayaman. Ang problema niya, loko-loko rin actually. Pero yung mga Baptist, gustong-gusto yun eh. Kasi nga, kahit siya marami daw siya dinonate. Kasi sobrang yaman niya eh. Hindi ko alam. Pero yung sabi niya, marami siyang institution na tinayo. Anyway, okay. Kasi sa medical field, marami daw na tulungan daw. Okay, siguro totoo. Kaya daw ako nandaw kasi nga may alam ako dyan about Rockefeller na mga mason daw yan. Tsaka hindi lang mason, ang tawag dito. Parang yan daw yung binigagay ni Bill Gates na kesyo philanthropy siya, bandang huli. Kunwari lang pala. So, bihira yan. Bihira niyo makikita yan. So, si Bill Gates po. Punta tayo kay Bill Gates ulit. At alang alam nila natin. Si Bill Gates, pag tinanong mo yan, namimigay si Bill Gates ng bakuna. Oh, yung bait. Pero yung mga taga-Africa, galit na galit sa kanya. Kasi alam nila eh, na-obserbahan nila, namamatay, ginawa silang lab rats eh. Hindi yan nyo ba yun? Ginagamit lang yung philanthropy. Pero bandang huli, business pala. Okay? Dito tayo punta doon. Kasi nga, sana maging matanda tayo, ginagamit pa rin tayo ng Diyos. Okay, isa lang pa yung pera, isa lang yan sa mga picture ng blessing. Okay, blessing talaga yan. Pero iba kasi sobrang ano na eh, yung oppression nila or yung kasalanan nila, yung blessing yan, katulad ng pera, hindi actually totoo. Ibig sabihin, hindi siya blessing ng Diyos. Tindihan nyo ba yun? Alam natin, yung pera pwedeng nakawin, pwedeng dayain. Kaya again, yung mga bata lang, kaya yung mga bata kasi, in-illustrate ng Diyos yan sa mga bata, pag blessing, syempre, may pera ka. Hindi naman ikaw namamatay sa gutom, di ba? So, dahil totoo rin yun. Pero anyway, napalalim tayo doon. So, anyway, so ang kaya ang objective sana natin sa buhay natin, bukod sa maligtas tayo, ginagamit tayo ng Diyos, ano na kasi yun, sukdulan na yun eh. Dito lang sa lupa, gusto mo ba ikaw nga yung ano, yung bata ka pa, naghihirap ka na, tapos gusto mo nang mamatay, ganyan, tapos wala kang nakikita magandang future, di ba? Gusto mo ba yun? Siyempre, hindi. Ito po yung magandang picture ng buhay natin na pinagpala. Matanda ka na, pinagpala ka pa, at mamamatay ka ng matanda. Kasi malakas ka nga. At of course, kung may matanda ka, mamamatay, na-accumulate mo yung mga wealth, tapos yung mga makikita mo yung anak mo, maayos din, mga apo mo, maayos din, sarap nun. Lalo nga pag naglilingkod lahat sa Diyos. Amen? Parang imposible yan sa akin, Pastor. Yun nga sinasabi ko eh. Hindi imposible yan. Magtiwala ka sa Diyos, gawin mo yung kaya mong gawin. Ngayon, amen? Hindi yung ano ko, hindi talaga eh. Ewan ko sa'yo. Kaya nga tinuturoan nga magtiwala sa Diyos. Okay? So, kwento ko pa sana iba sa kanin. Thou shalt come to the grave in a full age like a shock of corn. Ano yung shock? Kanina ko lang nalaman yung shock. Ibig sabihin lang yan, iba sa... Yan yung isa. Na-shock ako. Pero pag noun yan, ibig sabihin lang, yun ang tawag sa parang bundle of corn. Okay? Ibig sabihin nun, ganun din, punong-puno ka, pinagpala ka. Amen? Yung kaninang kinain natin, di ba? Nabusog ba kayo? Huwag namatay kayo, sa langit naman kayo. Di, basta daw niloto yun, wala naman. Yun ang positive doon. Gusto niyo ba ganun, mamatay kayo maaga o full of age? Yun ang maganda, again. Picture niyo yung sarili niyo matanda kayo. Kaya ayusin yung buhay niyo para pag tinitingnan mo yung anak mo, anak ko to, awa to. Kasi di mo rin naman tinuruan, di ba? Kasi naging bakla pa yung isa tomboy, tapos yung isa nakulong. Anak, apo mo yun, di ba? Apo mo yun? Yeah, pag may nag-soloining tayo, may mga ganong kwento, parang nakakaano din eh. So, yan ang picture na gusto natin. Amen? Full of age, mamatay ka na pinagpala ka. So, yun na yan. Tapos na yan. So, itong 27, ito yung sinasabi natin na hinusgahan nila si Job. Sabi niya, Lo, we have searched it. Inalam namin talaga eh, bakit ka nagkaganyan?
So, yun na yun. So, it is. Hear it. Makinig ka sa amin. Know thou it for thy good. Paniwalaan mo kami, yun ang totoo, di ba? Sige, para mapabuti ka. Again, ginagawa rin natin yan. Kanina, may kausap ako. Gusto mapabuti ang buhay mo, ganito gawin mo, wag yan. Okay. So, kung tama sinasabi ko sa kanya, nakinig siya, eh, maayos. Magiging maayos yung future mo. Pero, kung mali naman yung judgment ko sa kanya, eh di, baliwala yun. So, later, makikita natin na ganun ang mangyari kay Job at sa kanya mga kaibigan. Pero again, sana nakukuha natin itong mga wisdom sa sabi nila. Amen? At especially nga, yung mga bagay palang tama, minsan pwedeng i-take nga out of context. Okay? Again, tama yung sinabi ni Eliphaz, pero mali application niya kay Job. So, anong lesson sa atin doon? Mag-ingat ka. Kahit may knowledge ka, may wisdom ka dyan, siguraduhin mo muna lalo pag ganito. Kasi pag hinusgamin yung tao, ang mangyayari sa kanya, ay kung paniwalaan niya yun, paano? Kahit hindi totoo. Diba? So, okay, doon muna tayo. May tanong pa? May tatanong yun. Sige po, let's pray. Ngayon, maraming salamat. Medyo napatagal kami, but I pray na tindihan namin yung context ng Book of Job, Panginoon, yung mga wisdom na nandito, Panginoon, ay kapuluhan ng aral. At especially, Panginoon, pag medyo lumalalim, Panginoon, I pray na i-take namin ito sa normal lang, Panginoon, sa pag-aaral ng salita dahil malalim po ang salita. But kaya ito, Lord, kung aming focus kami dito, tulungan niyo po kami. So, salamat po for the rest of the week. Kayo pong magpala, Panginoon, ng mga sakit, Panginoon, kayo pong magpagaling sa mga napakaraming gagawin po, Lord, Panginoon. Salamat sa mga kapahingan, last holiday, Panginoon. But we also pray for mga upcoming activities. Salamat po sa aming guests, Panginoon. James, I pray. James Joshua, I pray sa po yung kasama namin lagi, Panginoon. Siya ay totoong ligtas, Panginoon. Ma-follow up siya, Panginoon. Na mahalin niya yung salita rin gawain. Nila po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name, I pray.